the Lord, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po nagkaroon tayo ng interruption no, na kuryente, pero God is always faithful, God is always just, at karapat-dapat siyang purihin. Ano pa po ang sitwasyon, no, may kuryente man o wala, panahon man ay hindi kaaya-aya, pero ang Diyos po hindi nagbabago. Amen? Ang Diyos, kapag ka siya'y kumilos, ay kakaiba, no? Talagang pagpapalaki ng bawat isa sa atin. Kaya sa umaga pong ito, meron po tayong bisita na magpapahayag ng salita ng Diyos. At tunay na, kaya natin na nga maging bukas ang ating kaisipan, ang ating mga spiritual eyes, ano? Huwag tayong magkaroon ng kakaibang damdamin, kundi bigyan natin ito ng isang magandang panukala na kung saan ay magpapurihan natin ng Diyos na buhay. Amen? At kaya sa oras na ito, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Jojo, si Isyo ako na tanggibigay sa atin ng salita ng Diyos. At isang mapagpala kumanda po sa ating lahat. Joy to God sa privilege and honor of magbigyan ng pagkakataon at mag-speak dito sa ating kalagitan. I remember na nasa church po sa kabila, EM main chapter, tagabuhat lang po tayo ng speaker. So, I never expect na yung pagpumuhat ko ng speaker, magiging daan pala yung para tayo po ay maging guest speaker. Kaya po ng mga workers dito na ginagamit ng Panginoon, huwag po kayong mahiyang magbigit ng speaker. Kaya yung isang kapag nakita ng Diyos yung puso natin na handang magpagamit sa Panginoon, gagawin yung up, e tama. Pero dapat stay humble pa rin. Kaya makukuloy ng Diyos yung mga speaker na malilig pa yung binubuhat namin. Remember ko siya ate, yung Father Israel at Tawisit sa Kanisay, at sinamuhan. Kami po ang nagpakapagalong for God's glory, for healing ng Diyos. Naging napagumpay ng mga gulat ng alam na po at nawala. So, hindi pa rin may plano ang Diyos para galing dito. At meron po tayong aming nabagay na pag-aaralan sa umaga ito. At isa lang po ang nais kong marinig gano'n. Siyempre po, ano po ang inis na puso? At, oh, ang gagaling. So, pati sa maigalis po yung letter P, anong matitira? Here. So, ibig sabihin po pala sa lahat po ng narin po, kailangan makinig tayo. Amen? Amen. Pag-inalis po natin yung letter X, anong matitira? Here. Dapat pala magkaroon ng tenga ang ating puso. Kaya pala, ha? Namitin mo ba? Is, pambalay pa lang. So, napakaganda na meron tayong pakikinig, meron tayong tenga. Alam niyo mga ako po yung nag-aaral kasi po napakataas po ng aking inabot. Inabot po natin ang fourth level. I remember yung teacher mo nagsabi sa akin, pray you don't forget. You have a Xerox mind. So sa ating pong pakikinig, kailangan natin ng Xerox mind, Xerox ear, Xerox heart. Na totally 90% ma-adapt natin ng katuraan. Yung 10% lang, napakalaking bagay na po. Bakit po kailangan natin pag-aralan ang salita ng Diyos? Ano po ba ang medyo durot nito? Ito po ay nakapagbibigay ng changes ng ating mindset, nakakapag-renew ng ating puso. Bakit po? Kasi ang salita po ng Diyos ay napakamakapangyarihan. And allow me po to share you this word from the book of Matthew 28, 16 to 28 verse 16 and 20. Ang dito po, bakit po ito nabasa? Bakit ito po ang bibigay ng Lord sa atin kung kami po ay nabuo sa ni Pastor Fred at ni Brother George. Na amis na po ako, hindi ko na-expect na ang inyo palang bahay panagbangat ay nakaka-amis. Unang-una, ang ganda. Pangalawa, talaga namang centralized aircon. So, tama-tama pala yung suot ko na nakapan-Amerikano o tulihin ng Diyos. Ano po ba yung ating pag-aaralan? Ito po yung pinamagatang ko
ako pinamagatang po po ito ay being a servant of God. A right service to God pala. Kasi yung hapon ko kasi privilege at honor mo mag-i-servant tayo ng Diyos. A right service to God. Matthew 28:16-20. Pwede po ba tayo tumayo para magbigay galang sa pabasahin namin kalita ng Diyos? Ang dami po, ang 11 alagad ay napunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila bagamat, kasi ninyo, bagamat may ilang nag-alilangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay ka sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit, sa lupa. Kaya gawin niyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. At turuan ninyo sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Ito ang tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa dulo ng sanglibutan. Purihin ang Diyos. Lord, to the Lord, let us pray. Father God, in the name of Jesus, by the power of your Holy Spirit, we ask for your presence this morning. We do acknowledge, apart from you, Lord God, I can do nothing. Ibaba mo po ako bilang inyong Diyos. Ikaw po ang maitaas aming kalagitnaan. Allow your Holy Spirit to speak to us this morning. Use my life for your glory alone, O God. And allow your Holy Spirit, Lord Jesus, minister to us. At dayaan mo po ang bawat salita mo na aming pag-aaralan. Ito'y magdulo ang magbibayang kalakasan ng aming espiritu, pagiging magdulo ng ibayong pagustugan ng aming kaluluwa upang ang aming buhay magamit mo ayon sa iyong banal na kalooban. Maraming salamat po. Ikaw lamang po ang naitaas. Ikaw lamang po ang maluwalhati. Ikaw lamang po ang mapangalan sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakadyo natin lang. Praise God, hallelujah. Ano po ba ang nag-iintay na bakit sinabi ni Jesus, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao sa bansa? Sa iba sa akin, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko, alagad ko ang lahat ng bansa. At dito makikita po natin, sabi nga po ng ating pong introduction, imitate me as I imitate Christ. Number one, ano po ang napakahalaga? Paano po ba tayo nagkaroon ng pagsisika? Paano ba tayo naging magagawa ng Panginoon? Ano po ba ang pinagmulan ng pagiging magagawa ng isang mananampalataya? Number one, letter C. Ano po yung letter C? Commitment. Napakahalaga sa buhay natin yung commitment. Kapag may commitment ka, you are committed to serve. Letter C, commitment. Bakit napakalaga ng commitment? Pansinin po ninyo ang lahat po ng mga mananampalataya na nakakilala sa Diyos. Napakalakas ng kanyang commitment when it comes na yung nakilala ng Diyos na nagmumula sa puso mo na talagang you are totally changed. You are totally changed. So you are a commitment. Merong commitment hindi lamang para sa pagliligaw niya ng Diyos, kundi may commitment ka sa iyong buhay nung muna mong makilala ang Diyos. Ano yung commitment na yun? You are willing na mawin mo yung family mo, mawin mo yung kaibigan mo, makita sa buhay mo, makita sa buhay natin yung changes na nangyari sa ating buhay na kung saan dati kaaway natin ang Diyos, ngayon siya ay ating na kung pinupulit sinasamba. Paano ba natin naging kaaway ang Diyos? Sabi ko nga po sa inyo, lahat tayo na nga ito, maaaring channel to tayo. ABS-CBN. Di ba? Kaya napakalaga ng letter C, commitment. Ano po yung commitment? Dito po makikita po natin sa Genesis 22 verse 1, madaling araw ay tumangon si Abraham. Actually, hindi pa po siya Abraham, nun Abraham pa lang. Ano po ang ibig sabihin ng Abraham? Noble father. Nung sinunod niya ang kalooban ng Diyos, ito yung tinatawag na commitment. Bakit? Sapagkat sinubok po siya ng Diyos eh.
Dito lang makikita po natin na sinubok niya ng Panginoon. Can I say amen? Amen. Alam niyo po, tayo po lang kung tumusti niya bata. May FB. Tama, mali. Tumusti nga ko lang mali, may FB page. Pero dapat meron tayong second FB. Ano po ba yung second FB? Faith in Bible. Hindi Facebook. Mahalaga yung faith in Bible. So pag meron kang faith in Bible, you have commitment. You are committed to serve God. Kaya sabi nyo, basahin po natin yung Genesis, ano? 22. Makikita po natin, sabi nito, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos. Ng Diyos, Abraham, na ito po ako. Tugon naman ninyo. Niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang iyong kaisa-isang anak na pinakamamahal mong anak. Yan. So ito po yung ano, commitment niya. Dahil sa pagmamahal niya sa Diyos, tinugod niya, maaga pa siyang bumangon siguro na worship siya o nag whatever. Para press ko lang po yun, mahalin siya ay maagang bumangon, nag-worship, naganda na. Nag-prepare siya para galing po sa bahay, para sa lugar na kung saan siya sasamba, maghahandog para sa Diyos. So dito makikita natin yung commitment ni Abraham. Napakahirap po sa isang magulang na kahit sa isang mong anak, iisa lang yung anak niya si Isaac. Ilang taon niyang inilita yun para lang magkaroon siya ng anak. Ilang nang mistake, mga 25 years siguro bago siya nagkaanak. Pero sa isang iglap, pinakamamahal mong anak, iyahandog mo sa Diyos. Tanong ka sa pizza isang magulang, alam niyo po ako po, puri na Diyos, for God's glory, please na bless ako sa akin. Lahat ng ayaw ko, binabaliktad na yun ang gusto niya. So sabi ko, pinagaganda lang ng Diyos yung kanyang testimony. Kaya hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Kasi naman na pinag-pray ko, lumalayo si Christ, lalo naging worse ang buhay niya. Hindi na umuwi ng gabi, ng maaga, yung madaling araw na. Sabi ko na, salamat. Napakahirap po na may magulang ka. Lagi gusto mo na ayaw mo sa anak mo, ginagawa niya. Ayaw mo sa Panginoon, have mercy sa ating anak na si Daniel. At that time, parang nag-discourage na ako. Pero pinako ako ng Diyos sa aklat ng Exodus 5.22. Kung naalala nyo, sa lumang dipan, ipinangalan ni Moises yung salita ng Diyos. Gumawa siya ng timala, pero ang parao nabulag. Alam nyo kung bakit? Lalo pa niyang pinahirapan ang Israelita. Dati, hindi sila nagdodobli ng tisa, pinadobli ang pagtatabaho, hindi lang ang tabaho, sila po ay inaaglain pa, minamal pa ito, binutupok pa. Kung kaya nga, ipahalag ni Moses, superintendent Diyos, tsaka lumala yung sitwasyon ng kanilang buhay bilang mga Israelita, lalo sila pinahirapan. Pero ito yung commitment eh. Dawa na sila pinahirapan, pero nagpapatuloy sila, o di ko lang tumormoling. Kung napakahalaga po ng commitment. Kapag may commitment, commitment tayo sa Panginoon, sa Diyos, committed ka sa paglilig ko sa Diyos. You are committed. Bakit? Kapag committed ka, ito yung bagay na parang masaya ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa binang isang lingkod ng Panginoon. Bakit ka nagiging masaya? Kasi committed ka, yun na commitment para sa Panginoon. At ano po ang sikreto para magpatuloy yung ating commitment at maging committed tayo sa pagbiling ko ng Diyos? Kung nasa lahat, sabi ko nga po sa inyo, open your ear. Open your understanding. Open your heart. God will speak to you if you open your ear. Number two, letter X. Ano po yung letter X? Humility. Bakit kailangan natin ang humility sa pagsiling ng Diyos? Hindi ka pwedeng maglabang kapag siya ka ang purpura na din ako. Kasama ko si Kristo. Purpura din ako. Bakit kailangan natin ang humility?
What is humility? Ang sabi nga ng James Paul, verse 10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Magpakumbaba kayo sa alaman ng Diyos, saan itataas niya kayo. Ibig sabihin sa ating buhay, bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, kailangan natin ang humility. Kailangan natin ang pagpapakumbaba sapagkat ito ang pinakasikreto, ito ang foundation natin, ito ang magiging daan upang maganap natin ang kalooban ng Diyos. Sabi nga ng Leviticus, magpakabanal kayo sapagkat ako si Yahwe ay banal. Sorry po, ang pamilit na nangangalat ako kasi two days po akong nagpa-compile na nagpa-check up sa clinic. Dalawang araw ko mag-check up na type 3 minutes. Siguro kaya malat ako at meron po akong asking. Pero I'm praying na Lord, I am healed. So napakalaga ng humility. Siyempre, dapat na nandun na yung humility. Letter A. You have the responsibility. Hallelujah. Siguro nagigets niyo na yung aking aking ano? Kung ano yung number one, letter C, commitment. Number two, humility. Number three, R. Naituro na kayo. Ano yung R? Responsibility. We as a Christian, meron tayong responsibility in our life. Ano po yung responsibility na humility natin bilang mga manggagawa ng Panginoon? Bilang mga Kristiyano, bilang light of this world. Alam niyo po, naalala ko yung sinabi ni Jesus, ni Apostol Pablo, tanggalin ninyo lagi ang kalasan ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliligaw ng palaso ng diablo o palaso ng masama. Ano po yung pinutukoy ni Kristo, ni Apostol Pablo noon? Tanggalin ninyo lagi ang kalasan ng pananalig kay Kristo. Bakit kapag tayo po yung may pananalig sa Diyos, ano bang aspeto ng buhay mo, ano bang problema sa inyong tayo, God will make a way for us. Hallelujah! I sense the presence of God over us. Ay, hindi kong pagkailan ng Diyos. Sinapawitan ako. Hallelujah! Kaya nga sinabi, isuotin ko ang helmet ng kaligtasan. Dami doon. At tunin niyo na ang tabak na kanon ng Espiritu sa mga gawin ang salita ng Diyos. Ephesians 6:17. Nakuha po ninyo, ituotin niyo ang sabi nun, sa paglayin natin ang kalasan sa pananalig. At anong sinabi? Salita ng Diyos. Bakit ano po ba yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay ng Kristiyano? Ito po ang nagiging fundasyon natin. Bakit nagkakaroon tayo ng Christ-like character? Diba? Christ mindset. Because we have the commitment to serve God. Hallelujah. Sabi nga po ng letter R, responsibility. Nandito po, Luke 8:37-39. Kung atin pong pagmamasdan, ano po ba yung naging responsibility ng isang taong gerbisan at yung taong grasa? Siya po ay pinapakaw, pinuputol niya dahil sa lakas ng pagdalpa niya. Ilan libong demonyo ang lumayas sa katawan niya? 92,000 legion, di ba nga? Pero itong gerbisenong ito, for God's glory, siya po ay nakalaya. At maraming tao hindi naniniwala kasi pinago ng Diyos. Pero ano mo sabi? Kaya po kasi bilang mga tao, ano? Kapag may isang tao na naging dahilan kaya ka nagmahawo sa gusta ng kahirapan, yung utang na loob hindi nawawala. At ito marahil na tumatak sa isip ng gergesenong ito sa Luke 8:37-39. Panginoon, ibig ko maupong sumama sa inyo. Ano ang sabi ni Jesus? Umuwi ka na sa inyo at ibayag mo ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Punihin ang Diyos. Sa buhay natin, kapag nakilala natin ang Diyos, at tumalinas, inurender natin ang ating buhay, yun ang iinol sa ating yung letter C, commitment. After nun, magkakaroon tayo ng humble heart. After nun, magkakaroon tayo ng responsibility.
to share the word of God wherever you are, because you are, we are the light of God. Hallelujah. Ang sabi ni Jesus, umuwi ka na din. Pero ang kamalit ka lang sa tao ng destino, gusto niya makapayad ng utang na loob. Dahil siya pinagaling ng Panginoon. Matinunan ka ng isip, siya nakagamit ka. Kung imagine yung responsibility tinanggap ng tao ito, sa halip na sumama siya kay Jesus, gusto niya makabayad ng utang na loob, gusto niya tulungan si Jesus. Pero iba ang mindset ng tao sa mindset ng Diyos. Kaya nga sabi po ng Isaiah, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. At dito umira yung umuwi nga yung taong Gergesene. At pag uwi niya sa kanila, would you imagine, nag-iisang tao lang siya. Pero kapag ni-research po natin yung buhay niya, 10 syudad ang nawin niya para sa Panginoon. Dahil sa kanyang living testimony, meron tayong buhay na patutuo sa bawat isa sa atin, kung tayo man ay dating walang kwenta. Kaya nga nung buhay natin, nung hindi natin kilala ang Diyos, na tayo ay mga ABS-CBN. Ako lang naman, ABS-CBN ako. Alak, babae, sugal, tabal, nightclub, yan po ang buhay ko na. Pero purihin ang Diyos kung makilala ko si Jesus at nalaman ko ang kanyang kalooban, lagi kong binabanggit sa buhay ko. Kay buti po sa'yo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat, umas mahal. Sa kabila ng kawalan ko sa buhay ko, sa kabila ng pagiging walang niya ko sa amin, hindi ako kinitilaw ang Diyodo sa buhay ko. Kasi wala akong pwentang tao eh. Pero nagkaroon ng pwenta ang buhay ko mula nang makilala ko si Jesus na siya ang naging Panginoon at pagbabatigpas ng aking buhay. Masarap po ang maglingkod sa pagmula sa puso natin. Bakit? Ang sarap mangaral ng talagang deep in your heart. Ikaw yung talagang ang hindi sa'yo. Mawin mo yung pamilya mo. Mawin mo yung kaibigan mo. Ikaw ang magpinuwalan. Bakit mo nagawa ko hindi dahil nagmamalaki ka? Hindi dahil nagmamalaba ko? Hindi mo lang ginagawa para hanaan ka nila. Ginagawa mo yung dahil hindi na ikaw, hindi na ako ang nagahari sa buhay mo, kundi si Jesus. Dati po ang hindi ko channel ko. Pero na-twist po nung makilala ko si Jesus, DNA na. Ano po yung DNA? God's Mighty Army. Hallelujah. Glory to God. Yun ang nagagawa ng responsibility. Kapag tayo po ay tunay na nakakilala sa Panginoon, we are willing to serve God. We have the commitment. We are committed to serve. Bakit? Hindi tayo committed dahil gusto lang natin. We are committed kasi gusto natin. Na hindi na tayo ang mag-aari sa buhay natin, kundi si Jesus na. Purihin ang Diyos. Letter R, responsibility. Number one, letter I. Diba pag may responsibility ka, meron kang integrity. Nakuha ko ninyo? Hindi natin magagawa ang humility, hindi natin magagawa yung responsibility without integrity. Amen? Wala yata matitinig. Wala matitinig. Diba? Napakalag. O, alam niyo po ang ibigyan ng ating acronym. Clue na yun. Clue na, diba? Integrity. Yan po'y mababasa natin sa Proverbs 2 verse 1. Pakibasa nga pa ito sa wika kong verse. Ano pa ang nabalas dyan? Proverbs 2 verse 1. So, napakaganda po. Kaya nahalaga po bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga tagapakinig ng salita ng Diyos, number one in our life, open your ears. Kailangan meron tayong silk mind. Pansinin po ninyo, ano po yung silk mind? Ano po yung self-study? Kapag nagsulat ka, kung ano ang sinulat mo, yun ang palalamatan. Kaya nga, self-study. Kung baka, kung ganito ang sulat mo, pag isinayos mo, yung ganito ang palalamatan mo. Ibig sabihin kapag tayo nagbukas ng puso, nagbukas ng pamilya, nagbukas ng kaisipan,
Xerox natin ang nisay ng Diyos sa ating buhay. Hindi mo, kahit mo ako'y magpagulong-gulong dito, maghapang ang magsalita, kung hindi ako sa asamahan ng Diyos, wala akong pagsabi ng Diyos. Wala akong magagawa. So, hindi ko kayo kayang palakasin kung sarili ng akin lang. Pero kaya kayo palakasin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay at makapangyayang salita. Kung tayo may gutom na gutom, pwede tayo magutom. Kung tayo ay mahina, pwede tayo lumakas sa pamamagitan at salita ng Diyos. Na kung saan ang lahat ng bagay sa mundong ito, nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Yun po ang kahalagahan kapag tayo po yung mga kristyano, we have the integrity. Ngayon po, integrity natin, hindi po compromising. We are doing the will of God to glorify God in our life. Kaya nga po, ako po'y nagpapasalamat sa Diyos. Since nung nag-start po tayo mag-love, marami na pong nag-testimony sa ating channel. May mga bulag na nakakita po for God's glory. Nung sila po ay tumanggap sa Panginoon, naiyak siya, tumuro-aluha niya. After nun, luminaw ang kanyang mata. Sabi ko po rin ang Diyos, hindi po hadlang ang layo ng lugar, hindi po hadlang kung saan ka man ako, marahil nabibiskado ko sa'yo, mas tao ko, damon na pinag-pray ko, lumalak yung sikat ko niya. Maging nasindero na kumawa na sa alam ko, ilang, pinagandat rin ng Diyos ang kanyang patok ko. So at may sandang nilang, ganda pa rin ang pangalan, Daniel. Gusto ko po rin nandiyo sa mga barkada. Yung mga hinkaw dito, dalawa pa. Sabi ko nga sa anak ko, ako nga hindi nag-hinkaw eh. Ay, damot na nakikita ko siya in a negative way, tinitingnan ko na lang in a positive way. At lagi kong pinag-pray, Lord, kabagan mo ang akin na hindi ko siya kayang baguhin. Ang dami ng pangalan, ang dami ng palo, ang dami ng lahat na pagmamahal. Inyalay ko sa anak ko, walang epekto. Second, wala rin epekto. Ang ginawa ko, pinabayaan ko na lang. Ako nga rin siya, sabi ko, bumalik lang. Nagat lang. Pero hindi nga alam sa kanila ng lahat, nagbulo ko yung puso ko bilang mabula. Kasi hindi naman ako naging pasaway na anak. Pero bakit ko ng taon, pasaway na anak. Pero puli na ang Diyos. Kasi may ginagawa ng Diyos sa buhay ng Diyos. Number one, number four is integrity. Ano po yung number five? Siyempre po, di ba tayo kung ano yung point na binigod sa Diyos? Hindi po pwedeng integrity lang. Kailangan meron tayo sacrificio, sacrifice. Ano yung sacrifice dito? Basahin natin yung 3, ano? Yung Genesis. Nakikita po dito si Abraham sa pinanang lahat. Sasabi niya na yung anak niya eh. Pero yung anak niya, pinakamamahal niya yung dapat yan, prayer niya, magkaroon ng anak eh. Ang ganun sabi ng Diyos sa kanya, ikaw ay magiging ama ng lahat ng bansa. Paano mangyayari yung iyaan kung nasisa? Kung imagine, pero ano po yung naputawin, sabi niya, ama na kahanda na po ang lahat ng kadalinganin para maghandong sa Diyos. Meron na tayong gasera, meron na tayong panggatong, meron na tayong punyat. Nasaan po yung ating iandong? Pero ano sa atin ni Abraham? God! Will provide. Hallelujah. Alam niyo po, when it comes to provide, nung ako po, sa biyaya ng Lord na nagpasto sa kalagwas kayo na. That time, makalakos yung muna. Umiiyak ang asawa ko pa. Papapagawad sa atin. Ay, ayoko magpatawag ng papa sa ngayon. Kasi ama tayo ng ating anak. Yung asawa, hindi ko asawa ko. Asawa ko yung bakit niya kita tawag ng papa. Sabi ko rin na lang. So, ito po. Prayin siya pa. Wala na tayong sasain. Wala na hindi ha. So, purihin ang Diyos. May tapas pa naman yung anak. Sabi ko, sige, pag-arain ka. Pag-arain ka. Maglagay ka ng natin sa lamesa, maglagay ka ng mangyado, maglagay ka ng kitchen ng kutsara, set up na. Marami ka. Alam mo ang sabi ng misis ko? Sabi ng misis ko? Baka po pinakakita ka natin sa kutsara, sila ulo tayo. Sabi lang yun, kaya rin natin. Pero for God's glory, nireans ng asawa ko, ito, true to life story of my life.
Nilayas ng asawa at pinagresin sa binuhin ng mga tao. Nilayas ng lukak ng asawa ng mga tato. Niya, tumutulong mo lang naman. After ng ayan na 5 minutes, ang nila sa anak na. 5 minutes, tumatak. Pastor, bakit po? Ay napaklo po, binatagambag ng aking puso. Para po mayroon mag-insahan sa akin na pumunta po ako nito sa lakalan at inihaw na isda, nilatang sanggos at isang ilong bigat. Sa akin ang asawa, praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Naiyak po ako. Hindi ko iniisip sa buong buhay ko na yung wala kang gagawin ng Diyos para patunayan niya na si Diyos na buhay, si Diyos na mapagpala, siya ang Diyos na napagpala. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. At sabi nga po ng Amen, kasi na parin kayo na pasigaw ng Alleluia. Kapatid, wala na kami mahal sa akin. Salamat sa mga pinigilas mo. Hallelujah. Ganun makabuti ang Diyos. Just open your heart. Listen to His word. God will not out. Kaya ako po napampala nung si Abraham po. Sinulog niya ang kalooban ng Diyos. From Abraham to Abraham. Ngayon po siya po ni Abraham. Father of nations. Hallelujah! From Abraham, the father to become a father of the nation. Walang iba po kung yan si Abraham. Kaya po siya naging father of the nation. Siya ang ama. Bakit na siya ang ama ng pananampalataya natin. Pray ng Diyos, sacrifice! Kailangan natin magsakripisyo. Kailangan natin lang magtitiwala, ano yung sakripisyong dapat natin gawin? Ipakita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ipakita natin ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Siya ay sumasalam at gumagawa ng lahat ng bagay para ipakita ng Diyos. Siya ay makapangyarihan. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ng Diyos. Mapanag kayo. Mga malalakas ba ang inyong mga tuhod? Alam niyo po, kung kayo po ay naupo at kung hindi kayo nagpapadami sa Diyos, baka batukan kayo ng inyong inuupuan. Look at me. Ako nagagamit ng Diyos, inuupuan niyo para makalimit ng salita ng Diyos. How much more kayo malalakas? May kapangyarihan, may inyong talino, may lakas, may talino. May kakayahan, bakit di natin ipagamit ang ating Diyos sa buhay? Natin, baka yung buwan na yan na inuukuhan mo, sabihan pa, kapatid, ako, walang diwain, pero nagagamit ng Diyos para makinig ka ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Number 6, letter P. Ano po yung letter P? Ha? Number 2. Kasi alam niyo po na ako yung bata pa. Pag may nakikita ako ng local, hey, what's your name? Kasi pag nag-unit po ako, parang kumakas ng mga damilaw, kumasin. Kaya mga anak sa ako, pag nag-unit pa ako, kumain na siya. Pero po rin ang Diyos, hindi po alam mo, wala akong nakalayan. Learn to, sabi niya, mag-aral. Mag-aral ka sa buhay mo, makinig ka, mag-search ka para may matutunan ka. For God's glory, dahil po sa Biblia, English, Tagalog, natuto tayo mag-English. Pero ang ating po tinapos po, travel lang. Glory to God. Ano po yung letter P? Para ma-excite kaya mo, letter P, trust.
There's no way. Hindi mo mahihirapan yung commitment, yung humility, responsibility, sacrifice. Wala kong lahat ng wala kayong trust. Tama ka rin. Ano yung trust? Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding in all thy ways. For all, ano po? Acknowledge Him. And He will direct your path. Isa lang ang sinabi ng Biblia, in all thy ways. Trust in all, in the Lord, in all your heart, in all thy ways, in all your heart. Hindi sabihin mo pakalala. Yung pagtitiwala sa Diyos, with all your heart, in all thy ways, acknowledge Him. Ano po yung bandang ulit? And He will direct your path. Amen. Pumilit ang Diyos. Napakainit ang presensya ng Diyos. Pumilit pang sa likod. Hallelujah. Glory to God. Pumilit ang Diyos. Kaya kung tayo po ay itiisipin, dilipat na tayo sa Channel 7, God, Mighty Army. Pumilit ang Diyos. Napakahalaga po, nag-GMA tayo. In all aspects of our life, GMA. God, Mighty Army. Purihin ang Diyos. Pwede po ba tayong tumayo? At tumawid po tayo ng papuri sa Diyos as I sense the presence of God this morning. Hallelujah. Let us sing this grateful song. At siya ay Diyos. Ang kininating damay natin na sinasin ng Diyos at Panginoon ng ating buhay. Sino po yung ating sing nito? Sing nito na pa rin. Yung leader, can we sing a grateful song? Awitin po natin ito ng may pananalangin. Yung comes from your heart. At huwag mong pansinin yung kaliwa. Huwag mong pansinin ang yung kanan. Just focus the presence of God. At habang inaamit natin ito, itaas natin yung ating kamay bilang pagsuko, bilang pagtitiwala na ang Diyos ay gagawa sa ating buhay. Nasabihin natin sa Panginoon at siya ay Diyos. Kapatid, kaibigan, if you want to feel the presence of God, huwag mong pansinin yung kaliwa mo, huwag mong pansinin yung nasa kanan mo, just focus. Sing it with all your heart. God will speak to you this morning. Can you sing this? Awitin po natin lahat. Tanda ng pagsamba natin ng pagtotohanan sa Diyos. Jesus,
Lord. Yes, O Lord. Yes, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus at sa pagtubay ng banal mong Espiritu, maraming salamat sa salita mo na aming mapag-aralan. Salamat sa iyong dakilang presensya na aming naranasan sa umatid. Aking pong dalangin, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang magpagaling sa mamay sa pitkaramdaman. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang tumakalang ibalas mo. Hayaan mo ang kalooban mo ang madalap sa buhay ko ng bahay isa sa amin na kanto sa aming kalagitan sa iyong bahay panambahan. Allow your Holy Spirit of God minister to us this morning. We thank you so much, Lord, for your awesome presence in this morning, O God. We thank you so much, O God, na kami po iyong sinamahan. Pagpatayin mo po ang gawain ito, i-bless mo ang pastor na ginagamit ko, i-bless mo ang bahay panambahan ito, maranasan po nila ang atmospheric anointing, signs, wonder, and miracle sa lugar ng bahay panambahan ito, at ayaan mong paghali ang iyong kalooban sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat. Ito po ang kalangin sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ng magsabi ng Masasalamat ang Panginoon. Palang iawitin ko yung nawit natin kanina. Shout out para i-stay po sa ating lahat. Salamat. Alam ko po na ang bawat isusugi na sa salita ng Diyos. At may pagpasalamat ako sa buhay na ni Brother Paas, ni Brother Jojo, na nagbigay ng bintay sa umaga po. At totoo po yung sinabi niya na kapag natin po yung faith natin, yung trust natin sa Lord, walang imposible na hindi niya ibibigay lahat ng pangangailangan natin. Kahit na nakikita ng ating mata na wala, kumbaga as in negative zero, pero ang Diyos ay may kaparaanan para i-provide yung lahat ng ating pangangailangan. Kung sa naranasan ni Brother Tommy sa kanya, pag-serve sa Lord sa lugar ng Panagwas, pinakita ng Diyos sa buhay niya kung gaano patapat sa kanya sa kanyang pagbalik.
Naniniwala ba kayo na pwedeng mangyari yun na wala, kasi wala na ano, tapos biglang magkakaroon? Nalalo ka ba tayo? Oo, tama po sa pagkakaroon. Wala ipusigil sa Lord. At lahat siguro tayo naranasan na natin yun na sa wala na biglang nagkaroon. Amen. Ganun ka sa kapangyarihan ng Diyos, ganun ang kanyang mga kamang-kamang pangbagay na pagdito sa kanyang mga anak na patuloy lang ang sa kanya. At sa oras kong ito, yung ating pong pagbibigay ng kaloob, handa na po natin yung ating mga tithes and offering. At hayaan natin na ang Diyos ang magpala sa bawat isa sa patuloy natin na katapatan na ibinigay sa kanya. Alam ng Lord, alam natin na maraming salamat po sa lahat po ng nagtangkilig. Maraming salamat po at tapos na po ang gawain. Nag-uwi po kanya. God is the blessing po. Shout out at the Marlusa. Ita London, this kitchen, Kamalas, Harit TV, Joseph and Paul Cante, Ita Leeds, Ilis Benilz. Since last Sunday of government, ask the time ng Magalong Mixed Blood, Mrs. Pasquilla. Salamat po kay Team Kalinga sa pangunang blood sa ating pagkakabang at na blood Kalinga po. Siyempre po ang likod brother. See you po next time. Next blood. Bye-bye. God bless you. Jesus.